Hello, Candy Lovers! I'm back now. So, naglagay na ako ng robe kasi ang awkward naman, diba? Nag-film ako naka-bra lang. And malamig siya ngayon. And kung medyo maingay ha, biluksan ko lang yung electric fan kasi I cannot open the aircon dahil sobrang lamig. Anyway, ito na nga, ipapakita ko na nga sa inyo yung aking favorite skincare products. So, yung iba dito, matagal ko na siyang ginagamit, couple of months, yung iba dito, couple of weeks, but definitely, it greatly improves my skin. Grabe lang talaga. This one is the La Palette Beauty Floral Peace Cleansing Oil. It has rose hip plus real rose. Ayan, nagawan ko na siya ng 1-minute review and demo sa aking Instagram. And ito talaga yung ginagamit ko whenever I want to take off all this makeup. Siyempre, diba, hindi naman to pang everyday makeup. Paminin nyo yan. Medyo makapal yung nilagay kong makeup right now. As in, bong. It really melts off your makeup. And at the same time, siyempre, yung ingredients nga niya, yung rose hip oil, tsaka yung real rose. Ewan ko, lately, sobrang nahihilig ako sa mga roses, ganyan. And yung mga papakita ko dito, hindi ko talaga akalain na karamihan, may mga roses na ingredients siya. O, diba, girl? And alam ko na super ganda ng benefits na makukuha natin sa rose oil, siya sa mga roses. Kaya, I really, really recommend this one. You can get this one from my Caris page or sa aking Caris shop. I'll put the links down below or just the screen. Definitely, you really have to get this one. Kung gusto nyo na parang mild, pero sobrang ganda nang naidululit sa skin while removing your makeup. Ayan, bongga to. La Palette Beauty Cleansing Oil. Next naman, yung aking cleanser na ginagamit. This one is from Pixie Skin Treats Rose Cream Cleanser with Rose and Chamomile Flower. Ganito yung itsura niya and ginamit ko siya sa aking Baguio and La Union and up to now, ito talaga ginagamit ko. Pero ang kagandahan nito, kahit na hindi siya bumubula, pag nilagay niyo siya sa face niyo, minasage niyo siyang ganyan, nagde-dissolve niya yung makeup. Ito, pag kunwari, nagsuot ako ng ganito, hindi niya talaga fully matatanggal, kaya gumagamit talaga ako nitong cleansing oil. Pero kung kunwari, parang everyday fresh makeup look. Ayan, ito yung ginagamit kong pangtanggal talaga ng makeup. And it says here na soothing and gentle cleanser siya. So, perfect siya sa lahat ng skin types. Hindi siya, mahapdi sa skin. Hindi siya makate or whatsoever. Wala kong mararamdaman. Scent-wise, may konting scent siya. Amoy rose na chamomile nga siya. Pero wala rin siya yung mga beets na ganyan. Kaya I love this one. Pero alam nyo, kung gusto ko talagang makasiguro na natanggal niya talaga yung makeup and dirt sa aking face, ito yung ginagamit ko. Yung Classic Clean Sea Breeze Original Formula. At first, medyo natakot akong gamitin to kasi nung nakita ko astringent girl, di ba? Parang ang harsh niya sa skin. Tapos, di ba? Parang baka magka-breakout or anything like that. Pero nung ginamit ko siya, it feels very tingling, refreshing naman siya. Although, siguro kung sensitive skin kayo, baka hindi nyo kakayanin to kasi nga talagang medyo, yun nga, medyo may tingling sensation siya. Pero ako kasi, since oily acne prone skin ako, sanay na ako sa mga ganyan, tingling, cooling sensation, pero huwag naman yung mahapde. So, ayan, ito yung ginagamit ko. And, surprisingly, hindi naman ako nag-breakout sa kanya. And talagang natatanggal niya yung dirt. Kaya naluloka ako na parang, wow, kala mo okay ka na dun sa cleansing oil. Kala mo okay ka na sa facial cleanser, girl. Mag-toner ka kasi meron pat may matitira dyan. Kaya ito ang ginagamit ko. Meron akong dalawang toner na ginagamit. Unahin na muna natin yung sa Western and this one is from Pixie Skin Treats Rose Tonic Rose and Elderflower Nourishing Toner. Ang haba kasi ng name, pero ayan siya. Partner kasi siya ni Rose Cream Cleanser. Ayan. This tonic helps to tone, balance pH, minimize redness, and calm skin. Alcohol-free and you can use it AM and PM after cleansing. Kasi ito, mas liquidy siya compared dito kay Claire. So, ito na muna tayo. This one, pag nilalagay ko siya sa face ko. Hindi na ako gumagamit ng cotton. Ang ginagawa ko, lalagay ko siya dito sa palm of my hand. Tapos, i-gaganyan ko na siya sa face ko. Or kaya, minsan gaganyanin ko na siya. And then, I'm gonna leave it for quite some time. Basta alam kong nanuot na siya sa aking skin. And then, after that, eto na. Gagamit na ako ng Claire's Supple Preparation Unscented Toner. And yung dati kong ginagamit, yung scented type. Ngayon, naglabas sila ng unscented toner. But si Claire kasi, mas thick yung consistency niya compared kay Pixie. And nabasa ko sa isang article sa internet na parang pag maglalagay kayo ng skincare products sa inyong face, parang magsistart kayo sa pinaka-liquidy up to sa parang gel, hanggang sa cream, and so on. Parang ganyan. Una, parang sabi ko, eh, bakit ganyan? Super hype lang ata niyan. Parang, bakit parang ang dami nag-rape? Pero girl, kung trinay ko siya, sobrang ganda niya kasi talaga. Alam nyo, hydrated yung skin mo, tapos very supple and smooth, plump,
Tapos, alam niyo, hindi ka talaga mag-breakouts. Kaya super happy naman talaga ako dito kay Claire's. And ito talaga yung nire-recommend ko sa mga clients ko and sa friends ko whenever they are suffering from breakouts or parang sensitive yung skin nila or dry or I don't know, kung ano man yung condition ng skin nila. Sasabihin ko talaga, try niyo po talaga to yung Claire's Supple Preparation Scented or Unscented Toner. Pero ito, nakuha ko rin siya sa aking Claire's app. Hindi dahil gusto kong makabenta, pero girl, you will love this one. Pag ginagamit mo siya, ah, makulay ang buhay nyo, girls. Pasasalamatan nyo pa ako. So, ayan. Ayan ang aking toner na ginagamit. Pixi and yung Claire's. Now, let's go to my two facial mists na super, super favorite ko. And this one is from Neutra Organics. Miracle No. 7 Rose of Sharon. Rose Water Vitamin Spray. And yes, yung term na rose na naman. Ayan. Ito. Nung na-feature ko na siya ilang years ago. And then, nung nagkaroon ako uli ako ng chance na matry siya uli. Girl, look. Ano, nangangalahati na siya yung aking Rose of Sharon kasi talagang everyday, hindi nga lang once or twice eh, as in parang pag na-feel ko na kailangan na ng skin ko ng hydration, tsaka parang gusto ko parang refresh yung aking skin, ayan, spray ko siya sa aking face. Kahit na may makeup ka, okay siyang gamitin. So, ganyan lang. Ayan. Tapos, alam nyo, ang ganda dito, yung spray niya, talagang evenly distributed siya. Hindi siya yung psst na ganun. Medyo matapang lang yung scent niya. Kaya pag hindi lang kayo panay ng mga rose ganyan scent, baka ma-turn off kayo. Pero ako kasi, ewan ko, okay lang sa akin. As in, favorite ko nga yung mga roses na ingredients and everything roses talaga. Favorite na favorite ko siya. And then, after that, ito yung Calm Leaf Rose Blooming Mist Rose Damascena Flower Water. Ayan, ganyan yung tsura niya. Ito yung pinagsaset ko ng aking makeup kasi ayoko naman ng parang matte na matte yung face ko and at the same time parang alam yung powder nandyan lang siya, nagsisit in lang siya sa face ko. So, i-spray ko lang siya sa aking face and then yun, I'll leave it there for a couple of minutes and then bonggang-bongga na siya. Tapos, and ito pala yung ginagamit ko at the end of the day pag gusto ko nang parang tanggal yung makeup ko tapos nakapag cleanse tones, moisturize na ako, ito. Ito yung ginagamit ko talaga instead of the Rose of Sharon. Kasi nga, mas matapang yung amoy ni Rose of Sharon compared dito. Ito wala masyado. Kaya ayan. Now, from the same brand, Calm Leaf. Actually, set kasi to nung nakuha ko siya sa aking carriage shop. Meron tayong nung Rose Blooming Mist. Ayan na nga, nung pinakita ko sa inyo. Meron din tayong tinatawag dito yung Rose Moisture Pad. Ayan. Propolis Extract Rose Damascena Flower Water 30 Pads. Ito medyo matapang-tapang yung scent niya. And basically, pads siyang ganyan na ilalagay mo sa iyong face. Ito yung ginagamit ko pag nagmamadali talaga. Yung wala na akong time para maglagay pa ng anything sa face ko. Ayan, kukuha lang ako ng pad na ganito tapos ilalagay ko siya sa face ko habang naggagawa ako ng iba pang bagay. And ang nakakatuwa dito, Candy Lover, super basang-basa siya. As in, talagang mag-feel mo na sobrang kahit isang pad lang siya, sobrang sulit siya. Ayan, oh, grabe, sayang to. Ayan, oh, look. Ang ginagawa ko, ilalagay ko muna siya muna dito sa forehead. Tapos, after ng couple of minutes, lalagay ko naman siya dito sa aking cheeks. Tapos, ganun. And so on. Talagang isang pad lang yung ginagamit ko. And then, after nan, ito naman yung Rose Sleeping Mask. Ayan, ganito naman yung itsura niya. And ito, ginagamit ko pag matutulog na ako. So, after na itong Calm Leaf na Blooming Mist, ito na yung ginagamit ko. Alam niyo, konti lang yung kailangan mo. I-spread mo lang siya sa face mo evenly. Tapos, papabayan mo na siyang manuot dyan. Tapos, pagising mo sa umaga, wow! Supple talaga yung skin mo na parang pag ginanugan mo, nagba-bounce back siya. Parang ganun. And then, pag tinignan ko close up yung face ko, wala akong breakouts na parang namumuo or parang bumps dyan. As in. Kaya, every now and then, nag-MOTD talaga ako. Ganado-ganado ako. Kasi nga, ang ganda talaga ng skin ko right now. I'm so sorry kung tingin nyo parang shameless plug ako, no? Pero hindi, girls. Kasi tried and tested ko siya. Hindi ko naman siya ibobrot up dito ng bongga at magtsatsaga na magsalita. And nasa sa inyo rin naman yan, diba, girls? Kung gusto nyong i-try or hindi. Pero ayan, sinasuggest ko lang yung aking mga products na nag-work talaga sa akin. Now, Candy Lovers, isisingit ko na to. So, ito yung ginagamit ko madalas na eye cream and parang pag alam kong puffy yung eyes ko dahil umiyak ako kinagabihan tapos alam yung magamagay eyes ko like katulad ngayon. So ito yung ginamit ko, yung La Palette Beauty Pore Returning Iron Fill Up Corrector. Ayan, para siyang iron na metal dyan. So i-squeeze ko lang siya tapos nilalabas yung product. Tapos may cooling effect to eh kasi since metal siya, pag nilapat nyo siya sa under eyes nyo or dun sa puffy eyes, talagang parang pinaplansya niya. Kumbaga parang inaano niya yung gusot or dito sa inyong forehead or dito sa inyong open pores. Ayan. Honestly, hindi ko siya everyday ginagamit. Pero, siguro sa isang week, mga
thrice a week ko siya ginagamit talaga for my eyes, especially pag kunwari nga umiyak ang lola nyo. O nakalimutan kong banggitin or ising ito, ito ginagamit ko rin to, yung Simple Sensitive Skin Experts Kind to Skin Micellar Cleansing Water. Pag tinatamad akong magtanggal ng makeup pa, alam niyo yung parang galing ka sa labas, pero gusto mo na tanggalin yung makeup mo, pero tinatamad kang maghilamos, ayaw mo nang parang malagkit yung face mo, ito yung ginagamit ko, yung Micellar Cleansing Water from Simple. Diba may mga times talaga na sobrang nakakatamad na parang, ayan, I know iba sa inyo makaka-relate sa akin, pero try niyo rin to. Now for the lips, I have two products right here. Ito muna yung Nutra Organics Miracle No. 7 Lip Rescue Vegan Lip Scrub. So ganito yung itsura niya. Tapos, basically, parang sugar scrub siya na may strawberry. Tapos, hindi ko alam kung chunks ba ng strawberry yan. And alam nyo ba na sobrang na-addict ako dito. Actually, gusto kong ilagay siya ngayon kasi naka-red lipstick ako. Kasi edible kasi siya. Ang sarap niya kasi. So, pag nilagay nyo siya sa lips nyo, ganyan siya. Talagang, ano, matatanggal niya yung mga dead skin cells sa inyong lips. And at the same time, may konting tint siya. Maybe because of the strawberries, no? Pero, ayan. Tapos, pwede nyo na siyang kainin, girl. I know. And it's very safe. Kaya, no need to worry kasi, girl. Nutra Organics yan. Gawa yan ni Miss Jane Lakhap. So, ayan. Hi, sissy! I miss you! Tapos, para naman maging soft and full and kissable, na-plum yung lips ko. Ayan, gumagamit na ako ng Vaseline Lip Therapy Rosy Lips for soft pink lips. And apat yan na variants. Meron yung original, ito yung rosy lips, cocoa butter, and creme brulee. Kunwari, nag-dry na dry yung lips nyo, gamitin nyo lang to. Tapos, i-overnight nyo siya sa lips nyo. Girl, magiging ano na siya, hydrated and moisturized siya. Hindi na kayo makakaranas ng parang dry, flaky lips. And I think that's it. Oh my God, natapos din tayo sa aking skincare favorite products for my face. I hope na na-enjoy nyo to and nakatulong ako sa inyo. And nalagay ko pala dyan sa description box yung mga links and details ng mga products na pinakita ko. Kung may mga discount code ako dyan, bongga yun, i-click nyo yan. And please do subscribe to my YouTube channel, it's Candy Love Earth. And please click the notification bell para naman notified kayo na nag-upload ako or may in-upload ako kahit na late ako. And then, follow me on my social media accounts. I have my Instagram, Facebook, page and Twitter na hindi ko masyadong ginagamit, pero yeah, I'll try. Anyway, ang dami ko na naman sinabi, but thank you so much for watching this video, and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye!